Magandang araw mga kababayan at kapwa ko OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Welcome po sa aking channel, Arnold TV. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, share, like, and comment para updated ka sa mga video na aking i-upload. Bilang isang OFW, ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga pamamaraan upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Kaya naman samahan ninyo ako at panoorin ang video ito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang limang aral na galing sa librong The Psychology of Money na sinulat ni Morgan Housel. Ang librong ito ay na-publish noong September 2020. Isa ito sa mga paborito kong libro tungkol sa topic ng behavioral finance dahil sa kanyang mga unique na istorya at simple pero praktikal na advice. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nakapagbenta ito ng halos 2 million copies sa buong mundo. Kaya excited na akong ibahagi sa iyo ang mga aral na natutunan ko sa librong ito. So kung handa ka na, simulan na agad nating talakayin ang unang aral. Lesson number 1. Mas mahalaga ang iyong pag-uugali kumpara sa iyong mga nalalaman. Gawin nating halimbawa na merong dalawang uri ng tao na naghahangad na yumaman. Gusto nilang magkaroon ng maraming pera, maging financially independent at gawin yung mga bagay na passionate sila na merong freedom. Yung unang uri ng tao ay matalino. Marami siyang alam sa mga bagay-bagay kumpara sa mga ordinaryong tao. Dahil valuable yung skills niya, malaki rin ang kanyang income. Pero yung pag-uugali niya sa pera at relasyon dito ay hindi maganda. Gumagastos siya ng katumbas sa kanyang income, hindi siya nagmamanage ng pera at hindi siya nag-iipon. Yung ikalawang uri ng tao naman ay ordinaryo lang, hindi masyadong nalalayo sa karamihan ng kanyang income at mga nalalaman. Pero meron naman siyang magandang ugali at relasyon sa kanyang pera. Sa tingin mo, sino kaya sa kanilang dalawa ang naging mayaman sa huli? Sinabi ng author na doing well with money has a little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Mas mahalaga ang ating pag-uugali sa pera kumpara sa ating mga nalalaman kung gusto nating maging successful sa ating finances. Kahit ikaw yung minimum wage earner, kumikita lang ng sapat buwan-buwan pero marunong kang mag-manage ng iyong pera, inuuna mo palagi ang pag-iipon bago ka gumastos at constant mo itong ginagawa. Tapos yung maliit mo na ipon buwan-buwan ay inilagay mo sa isang investment na nagbibigay sa iyo ng interest at ipinagpatuloy mo itong gawin sa loob ng maraming taon hanggang sa nag-compound ang iyong pera, paniguradong mas mayaman ka kumpara sa mga taong kumikita ng malaki pero hindi nag-iipon, walang investment at umaasa lang sa kanilang trabaho. Ganito ang nangyari kay Ronald Reed. Si Ronald ay laki sa hirap. High school lang ang natapos, namumuhay ng simple, nagtatrabaho sa gas station sa loob ng 25 years at naging janitor sa loob ng 17 years. So base sa kanyang trabaho, hindi ka na mag-e-expect ng malaking sahod. Ordinaryong tao lang si Ronald, average kung tawagin ang karamihan. Pero alam mo ba na bago siya pumanaw ay isa pala siyang milyonaryo? Meron siyang net worth na $8 million. Hindi siya nanalo sa loto at lalong hindi siya nakatanggap ng mana. Walang sekreto ang kanyang financial success. Ang ginawa lang niya ay palagi siyang nag-iipon. Sa tuwing natatanggap niya ang kanyang sahod, nagtatabi siya palagi ng maliit na halaga. Tapos ang ginawa niya sa kanyang ipon ay ininvest niya ito sa stock market. Inaral at tinuruan niya ang kanyang sarili kung paano mag-invest. Constant niya itong ginagawa at naghintay siya ng mahabang panahon hanggang sa dumating yung araw na ang kanyang maliit na ipon buwan-buwan ay umabot ng $8 million. Marahil ay sasabihin mo ngayon na sayang, hindi man lang niya napakinabangan yung pera. Totoo naman yan na statement, pero hindi yan ang point. Ang mahalagang aral na makukuha natin sa istorya ni Ronald ay ito. Mas mahalaga ang ating pag-uugali kumpara sa ating mga nalalaman kung gusto nating yumaman. Kaya hindi na tayo magtataka na kahit alam nating lahat na mahalaga ang mag-ipon ng pera, pero karamihan sa atin ay wala pa ring ipon kahit malaki ang income,
yun ay dahil alam lang natin, pero yung ating pag-uugali ay hindi sumusuporta o naka-align sa goal na mag-ipon. Tingnan naman natin ang mangyayari sa mga taong matalino at malaki ang income, pero may masamang pag-uugali sa paghawak ng kanilang pera. Ito si Richard Fuscone, nakapag-aral sa Harvard University at merong MBA. Meron siyang successful career sa finance at nakretiro siya noong 40 years old pa lamang siya. Masasabi nating mas mayaman siya at mas successful kumpara kay Ronald. Pero kahit ganun pa man siya ka-successful, hindi siya nakontento. Gumawa siya ng desisyon na maghahatid sa kanya sa kahirapan. Noong mid-2000, humiram ng malaking halaga sa mga bangko si Richard para lalo pa niyang mapalaki at mapaganda ang kanyang tirahan. Meron itong 11 bathrooms, 2 elevators, 2 swimming pools at 7 garahe. At ang halaga na kailangan para ma-maintain ito buwan-buwan ay $90,000. O sa pera natin ay halos aabot ng 5 million pesos. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang tirahan na yon. Okay na sana ang lahat, pero nang dumating ang financial crisis na hindi inaasahan ng lahat noong 2008, dito tinamaan ng matindi si Richard at nagdulot ito ng kanyang pagka-bankrupt. Nawalan siya ng income at lahat ng kanyang mga ari-arian ay unti-unti ring nawala. May mga taong pareho kay Ronald na willing maghintay at mahaba ang pasensya. At may mga tao rin katulad ni Richard na greedy at masyadong aggressive sa paggamit ng pera. Sinabi ng author na financial success is not a hard science. It's a soft skill where how you behave is more important than what you know. Kaya mong ituro sa mga tao kung paano mag-invest, ano ang magandang method sa pag-iipon, at iba pang mga technical na parte ng pera. Pero pagdating sa tamang pag-uugali, ito ang mahirap ituro, lalong-lalo na doon sa mga taong mataas ang ego. Lesson number 2. Totoo na mayroong kinalaman ng swerte sa ating success. May mga taong parehong masipag, matalino, skillful, at malaki ang ambisyon sa buhay. Pero hindi lahat ng tao na meron nito ay parehong naging successful dahil maraming mga bagay ang hindi natin kontrolado at hindi rin natin masisigurado na kapag gumawa tayo ng isang desisyon ay 100% makukuha natin yung outcome na gusto nating makuha. Ang daming uncertainty yung mga bagay na hindi tayo sigurado sa mundo. Kahit gawin mo yung mga mabuting bagay ngayon, hindi mo alam kung maganda ba ang mangyayari sa susunod. Dahil kung totoo ang swerte, totoo rin ang malas. Noong una kong nabasa ang ideyang ito sa libro, hindi ako masyadong naniniwala sa ideya na merong kinalaman ng swerte sa ating success. Dahil yung mga pinaniniwalaan ko ay kailangan mo lang magkaroon ng goal, maging responsable at magsumikap para maging successful ka sa buhay. Dahil yung success na gusto mong makuha ay nakabase sa'yo. Wala namang masama at nananatili pa rin totoo ang ganitong mindset. Pero dito ko na-realize na kailangan pala nating maging humble. Dahil katulad ng sinabi ko kanina, kahit kontrolado natin ang ating mga aksyon, wala tayong control sa resulta ng ating mga desisyon. Halimbawa, nag-invest ka ngayon sa stock market. Inaral mo kung ano yung basic. Sinunod mo rin ang common strategies ng mga successful investor at ginawa yung mga bagay na nag-work sa kanila. Sa ganitong paraan, masisigurado mo ba na makukuha mo rin yung success na nakuha nila? Posibleng oo at posibleng hindi. Mataas ang tsansa na mag-succeed ka dahil meron kang effective strategies na ginagamit. Pero kailangan mo ring tandaan na hindi mo kontrolado ang market. Hindi mo kayang baguhin ang pagtaas at paglubog nito. At totoo rin ito sa negosyo, sa ating karir, sa ating pamilya at sa ating kalusugan. Mahirap mang tanggapin pero totoo na merong kinalaman ng swerte sa ating success. Pero ibig sabihin ba nito ay iaasa na lang natin sa swerte ang lahat? Tandaan mo na lang yung quote na luck is where opportunity meets preparation. Kailangan mo pa rin magsumikap, mag-aral at mag-focus sa iyong mga ginagawa dahil yan lang ang mga bagay na meron kang control. At yan lang din ang mga bagay na nag-a-attract ng swerte. Lesson number 3. Ang tunay na yaman ay ang mga bagay na hindi mo nakikita. Sinabi ng author na spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money.
Marami sa atin ay nagkakaroon ng maling akala doon sa mga taong malakas mang libre. Madalas nagpa-party, mamahalin at mga branded ang sinusuot, merong sasakyan at merong mamahaling cellphone. Akala natin ay mayaman sila base sa kung ano ang ating nakikita. Posibleng mayaman talaga sila o hindi lang natin alam. Wala tayong ideya kung meron pa ba silang pera ngayon sa kanilang bank account. Hindi natin alam na meron ba silang investment o kaya ba nilang mag-survive kung sakaling nawalan sila ng income. Para maintindihan natin ng lubos ang aral na ito, gagawa tayo ng halimbawa. Halimbawa, meron kang 3 million pesos ngayon. Masasabi nating mayaman ka dahil marami kang pera at kaya mong suportaan ang iyong sarili kung sakaling merong emergency na darating. Ikaw lang ang nakakaalam na mayaman ka dahil walang ideya mga tao kung magkano ang nasa iyong bank account. Pero kung ginastos mo ang 1.5 million para mapatayo ang pangarap mong bahay at another 1.4 million para sa iyong sasakyan, meron ka na lang 100,000 pesos na natitira sa iyong bank account. Ngayon ay sasabihin naman ng mga tao na mayaman ka dahil sa mga bagay na nakikita nila. Pero ang katotohanan, ikaw lang ang nakakaalam na konting pera na lang ang natitira sa'yo at hindi mo alam kung sapat ba ito kung sakaling may unexpected na pangyayari. Karamihan sa atin ay mas pipiliin na magpa-impress sa ibang tao kaysa mag-ipon at mag-invest. Bibiliin ng mga mamahaling gamit para lang mapakita sa iba na afford nila ito o marami silang pera. Pero tandaan mo na ang tunay na yaman ay ang mga bagay na hindi mo nakikita. Katulad ng freedom, control sa oras, at pagkakaroon ng maraming options. Kaya tanungin mo rin ang iyong sarili ngayon kung meron ka ba ng ganitong uri ng yaman. Lesson number 4. Mahalaga na mag-ipon ka ng pera. Kadalasan sa mga basic at simpleng advice tungkol sa pera ay madalas nating na-underestimate o hindi ginagawa. Katulad ng pag-iipon, simula noon hanggang ngayon, naririnig na natin ang advice na ito. Simula pa nung wala pa tayong pera hanggang sa tayo ay meron ng trabaho, patuloy pa rin nating naririnig ang advice na mag-ipon. Pero kahit simple at madali lang ito gawin, marami pa rin sa ating mga Pinoy ang walang ipon. Ang common na dahilan? Maliit lang ang income. Minsan, valid ang ganitong dahilan, pero most of the time, tayo ang problema. Meron tayong problema sa paggastos kaya hindi tayo nakakapag-ipon. Tandaan mo ito. Makakapag-ipon ka kung hindi ka gumagastos ng katumbas sa iyong income at hindi ka mapapagastos ng sobra kung binibili mo lang ang mga mahahalagang bagay at makakapag-focus ka sa pagbili ng mga bagay na kailangan mo lang kung hindi ka magpapadala sa opinyon ng ibang tao. Pero marahil ay nag-iipon ka ngayon kaso parang napanghihinaan ka ng loob dahil pakiramdam mo ay wala ka namang dapat pag-ipunan at ito ang madalas na nangyayari sa karamihan. Meron na sana silang naiipon pero hindi nila ito ipinagpatuloy dahil hindi na nila alam kung meaningful ba ang kanilang ginagawa. Hanggang sa dumating yung araw na kailangan na nila ng pera pero wala silang magagamit at doon na nila maiintindihan ang kahalagahan ng pag-iipon. Isipin mo na lang yung mga magagandang bagay katulad ng pagkakaroon ng freedom at control sa iyong oras at kailangan mo ng pera para ma-achieve ang mga bagay na yon. At nagsisimula yon sa pag-iipon. Lesson number 5. Gamitin mo ang pera para magkaroon ka ng freedom. Maraming mga tao ang walang control sa kanilang oras. Gusto sana nila ang kanilang trabaho pero occupied sila palagi ng mga schedule at parang wala na itong katapusan. Pakiramdam nila ay wala na silang buhay dahil sa trabaho. Wala na silang oras sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang sarili. Maraming mga tao ang stuck sa ganitong sitwasyon dahil wala silang ibang option. Pero what if meron kang 10 million pesos ngayon sa iyong bank account? Hahayaan mo pa rin bang mangyari ito sa iyo? Tandaan mo na mahalaga ang pera hindi para mabili yung mga mamahaling bagay, kundi para magkaroon ka ng maraming option. Yung nagtatrabaho ka dahil gusto mo ang iyong ginagawa, yung kumakain ka dahil gusto mo ang pagkain at hindi dahil mura lang. At higit sa lahat, yung hindi na kontrolado ng ibang tao ang iyong oras. May mga taong malaki ang kinikita pero walang freedom dahil ginamit nila ang kanilang pera doon sa mga bagay na napapagastos sila palagi. Kaya simula ngayon, mag-ipon ka ng pera.
Isipin mo na ang bawat piso na maiipon mo ngayon ay merong kapalit na freedom sa hinaharap. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Salamat sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo sa aking team video. Kaya naman, asahan ko na magkita-kita tayo muli sa mga susunod ko pang mga videos.